thinking about you. Kumusta ang ating buhay-buhay ngayon dito sa Taiwan? Sobrang lamig kasi winter na! Siya nga pala ang ating vlog for today ay tungkol sa pagbubuntis. kung paano, tips kung paano magkaroon ng anak na babae at lalaki. Ganun. Anyways, gusto ko nga pala i-congratulate yung aking sister-in-law na si Daisy Caludio Calianga. Congratulations! It's a baby girl again! So yun mga kanais, naisip ko ito na gawing topic or i-vlog kung paano ang dapat gawin para magkaroon ng anak na babae at lalaki. Kasi diba, kadalasan, nagkakaroon tayo ng anak babae, babae, tapos lalaki, lalaki, di ba? Eh, maraming gustong magkaroon ng anak na, kung ay babae, panganay mo, gusto mo, pangalawa, second baby, lalaki na. Tapos kung lalaki, kung babae man panganay mo, gusto mo, second baby, lalaki na, di ba? So, yung sister-in-law ko kasi, buntis siya. So, ang ina-expect namin is lalaki na sana. Kasi sa apat namin magkapatid, yung ate ko, dalawang babae na anak. So, ako yung pangalawa, yung anak ko dalawa din, lalaki panganay ko, then babae yung second baby ko. Ang third, ang pangatlo naman namin, si Joe Bert, meron siyang anak, babae. So, ngayon nga, yung pinagbubuntis ng hipag ko, babae ulit. So, gusto sana namin lalaki na. Tapos yung bunso namin, babae din yung anak nila. Kaya yun mga kanais, nag-iisa lang talaga yung anak ko na lalaki sa pamilya namin, apo, nag-iisang apo. Kaya nung nabuntis yung hipag ko, happy kami kasi sabi namin sana lalaki na nga siya. Pero ngayon nga, binigay ni Lord, babae pa rin. Pero okay lang yun. Basta importante yung baby is healthy, di ba? Normal. At hindi siya mahirapan na manganak, yun lang. At gusto ko itong i-share sa inyo mga kanais. Kung anong dapat nyong gawin para magkaroon kayo ng anak na hindi sunod-sunod, babae, babae, lalaki, lalaki. Yung gusto nyo na lalaki, babae, kagaya ko, di ba? Sa akin kasi, ganito yung ginawa ko noon. May friend na nagsabi sa akin, nag-share sa akin na kung gusto ko daw na babae yung maging kasunod na anak ko, ganito yung gawin ko. Kasi anak panganay ko, lalaki si AJ eh. Tapos yung second baby ko nga, babae. Eh ako naman, syempre, gusto ko yun. Kaya naniwala din ako dun sa sinabi niya. Alam niyo pa mga kanais kung ano yung sinabi niya sa akin, yung senior niya. Sabi niya, ang gawin ko daw is magpalit kami ng pwesto ng asawa ko. Example, nasa kanan ako palagi nakahiga, di ba? Sa kanan lagi ako nakapwesto. Ang gawin ko, magpapalit kami dun ako sa kaliwa magpwesto. Hanggang gusto kong mabuntis. Tapos yun na ginawa ko, nagpalit ako doon ng pwesto sa asawa ko hanggang sa nabuntis na ako. Tapos yun tuloy-tuloy hanggang sa parang naramdaman ko na yung baby, yung pintig. Yung dati na nasa kaliwa, naging kanan na siya. Kaya parang naniwala ako na siguro talagang babae na ito. Tapos yung after 6 months, doon ako nagpa-ultrasound. At yun nga, it's a baby girl na. So, ang saya-saya ko, di ba? Kasi naniwala naman ako dun sa sinabi niya, sinunod ko. Kaya, naging totoo nga yung ginawa ko. So, hindi naman masama yun mga kanais eh. Basta yung isang bagay na ginagawa nyo, andun yung paniniwala nyo, magkakatotoo po yun. Ito sa akin, share lang to ha. Share ko lang to kung ano yung ginawa ko at pinaniwalaan ko. Malay nyo, di ba? Kung i-apply din nyo to sa buhay nyo, malay nyo maging totoo din. Basta importante, tandaan nyo, lahat ng bagay na ginagawa nyo, kailangan, andun yung faith nyo. Yun yung importante doon. So, sayang nga lang kasi yung hipag ko, hindi naman niya sinabi at hindi ko rin na-share sa kanya. Kaya, ginawa ko itong vlog na to kasi baka sakaling matry nyo or maniwala kayo dito. Hindi naman masama kung subukan nyo, di ba? Basta ako, sinubukan ko, naniwala ako, at effective naman siya. At ito na nga, meron akong anak na lalaki. At yun nga sa pamilya namin,
magiging 7 na ang apo ni nanay at saka ni tatay soon. Mag-iisa lang yung lalaki talaga at yung anak ko lang, si AJ. So yun mga kanay, sana may napulot kayong aral dito sa sa kwento ko ngayon sa pag-share ko sa inyo ng tips kung paano magkaroon ng anak na babae at lalaki. Kasi lahat naman tayo naghahangad, diba? Lalo na sa hirap ng buhay ngayon eh. Ako gusto ko marami tayong anak kahit 5, pero syempre mahirap ang buhay, ang hirap magpalaki ng anak, lalo na yung magpaaral sa kanila, di ba? Yun ang pinaka-importante doon eh, kaya ako kontento na ako dahil may babae at lalaki na akong anak. So, yun. Sa mga gusto ding magkaroon ng anak na babae at lalaki, yun, subukan nyo itong shinare ko sa inyo na tips, baka sakaling umubra sa inyo, di ba? Hindi naman masama kung subukan nyo at paniwalaan nyo eh. Kasi, syempre, sa hirap nga naman ng buhay, kailangan mag-control-control din, di ba? Kaya dumadami din minsan yung mga anak natin kasi naghahabol tayo eh. Halimbawa, babae anak mo, gusto mo sana lalaki, pero babae ulit. Tapos naghabol ka ulit, baka sakali sa susunod, lalaki na, pero naging babae pa ulit, di ba? Hanggang sa naging babae pa, hanggang sa dumami na yung anak mo, o hindi ka nakalalaki. Kaya malay nyo, subukan nyo tong sinabi ko at mubra to sa inyo, di ba? Kaya hindi masama kung subukan mga kanais. At kailangan, importante talaga sa ginagawa natin is yung faith, yung paniniwala natin andun. Syempre, kailangan samahan din natin ang dasal, tsaka hiling kay Lord, ibibigay ni Lord. So, hanggang dito na lang mga kanais. See you on my next vlog. At gusto kong i-shoutout ang aking buong pamilya sa Barangay Lanago, Leon, Iloilo, Kalyanga family. I miss you all. I love you all. Tiis-tiis muna tayong hindi magkasama sa lahat ng occasions kasi nasa pandemic pa tayo ngayon. Sana sa April makapagbakasyon na. Sana awa ni Lord maging okay na. See you! Bye-bye! God bless us all! Do you want to know?